Hey mga ka-Elmo, I'm El again. So, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the bell button para updated ka sa aking mga video. So, ngayon hindi ko kasi magawang maging masaya para sa aking iniidolo. So, kanina kasi na nagbabrowse ako sa YouTube, may biglang nag-notify sa akin kasi nga, nakakasad lang kasi kumbaga para sa akin kasi napakalungkot. So sino ba tong sinasabi ko? Siya ay si Master na aking idol, sobrang tagal na, since first vlog pa lang, talagang as in ano na ako, idol niya na ako. Pero nakuha ko siya, kwento ko lang, share ko lang. Nakuha ko siya from my friend na kasat-sat din. So, nung una hindi ko siya pinapansin. Sabi ko, parang ang OA-OA naman, ganyan. Pero, once na nakita mo na pala at napanood mo na yung pinaka-content na ginagawang pagbablog ni Sir Kit Talents, is may pupulutan ka parang aral. Yun yung mga nagustuhan ko sa kanya. Tapos, merong kang knowledge na nakukuha, sobrang saya, as in talagang parang stress reliever ko siya lagi. As in pagpasok sa work before, nasa jeep pa lang, nasa biyahe pa lang, solid kasat-sat na ako niyan. One time pa nga, meron akong sa jeepney na nakita na may nanonood din na vlog ni Sir Kit Talents. So, in short, bakit ko ba ito tinatalaki? Kasi kanina, meron akong naka-bell button kasi, okay, Sir Kit. So, yung lahat ng update ng videos niya is nanonotify sa akin. So, ang sa akin lang, kanina, biglang nag-notify siya. So, syempre, pinanood ko kasi na-updated ako. Nag-comment pa nga ako dun eh. Tapos, yun nga, nagkaroon siya ng problema. Nung una kasi, nung nagro-roll yung problem na yon, nagro-roll yung mga eksena, si ganito, si ganyan, about Mang Jun and Sir Kit Talents. Nung una, syempre, hindi ko pa nababasa, hindi ko pa nabubuod yung mga istorya. Actually, nagdamdam din ako kay Master Nod. Kaya lang, nung na-realize ko na bakit nga pala, ito yung tao na nagbigay sa akin ng saya, na nagbigay sa akin ng inspirasyon. Kasi inspirasyon ko talaga si Kit Talents eh. Simula nung pinanood ko yung vlog niya, tuloy-tuloy na, nagkaroon ako ng jowa, shinare ko din dun sa kanila, hanggang ngayon nanonood na sila. Kumbaga parang sa pamilya, is parang nakakawala talaga siya ng problema. Kumbaga sa mga television, ganun. Siya yung sobrang, ang sarap sa feeling pag napapanood mo. Kasi parang bilong ka din dun sa pamilya nila. Like si Ma'am Bena, si Kimi, ay Kiyomi pala, sorry, si Kimi. Si Kiyomi, at tapos si Yaya Ina, nung nandun pa si Mang Jun, at saka yung bago nila ngayon na Yaya. So sa akin naman, sobrang sarap sa pakaramdam na makita yung buo sila, lahat ng nandun. Kasi baga yun nga yung nagkaroon na ng problema, parang tumagilid ako noon, pero nanood ako ng Raffy Tulpo in action. Parang ayoko maniwala. Pero na-realize ko, bakit naman ako aalis sa kanya bilang pagka-diehard fan ko sa kanya? Kasi siya yung nagwala ng stress sa akin. Yung dumating yung depression ko dahil nawala yung ex ko, ganun. Yun nga, tuwing naaalala ko pa noon, pag nanonood kami sabay, sinasabi pa niya gawin namin yung vlog na yun. Parang sa akin kasi, siya yung naaalala ko. Pero hindi ako bumitaw kay Sir Kit. Kumbaga ang sa akin,
Bakit ko aalisin yung taong nagbigay sa akin ng inspirasyon, at nagbigay sa akin ng saya, ng tuwa, pambawala ng problema. Ganun sa pamilya nila, si Mang Bena, tapos si Kiyomi. Kumbaga parang sa akin kasi is wala akong karapatan na i-judge si Sir Master, si Kit Talents, na sinungaling siya, ganun, na ganun yung ginawa niya. Kasi sa akin naman, napakabuting, kahit hindi ko pa siya nakakasama, I hope na makita ko siya. Feeling ko talaga, as in taos puso, pusong puso talaga from the bottom of my heart, is sobrang totoo yung mga sinasabi niya. Before, hindi ko pa nalaman yung buong kwento, nag-judge agad ako. Nagko-comment ako na ganito, ganyan. Akala ko nga maaalis na ako sa kanya. Pero one time, bigla akong nag-iba na sabi ko, parang utang na loob ko kasi kay Sir Kit na napasaya niya ako sa mag-iisang taon na akong kasatsat, solid kasatsat. Sabi ko, hindi ako magpapadaig dyan. Hindi ako magpapatalo. Sabi kong ganun. Ipupush ko pa rin siya. Tapos yun na, hanggang sa nakita ko na nga yung mga eksena na nalabas na, na Rafi Tulto in action na, sobrang iyak ko talaga. Kasi bakit nagawa pa ni Mang Junmon kay Sir Kit, kay Master? Eh diba naman, kita-kita nyo naman, sobrang saya nila. Tsaka iniisip ko nga, bakit kung ikaw eh hindi magandang amo, kung ikaw eh hindi mabait na amo, bakit nagtagal pa siya doon? Diba? Yaya Ina, hindi pa rin sila binitawan. Kasi magkakampihan naman na yan eh. This is my opinion lang ha. Yun lang yung, di ko rin naman ginajudge. Kumbaga sana lumabas yung katotohanan. Ganun, na basta wala akong ano, Sir Git pa rin ako kahit anong mangyari. Master pa rin. Kasi hindi na magbabago yun eh, dahil nakatulong talaga siya sa akin. Yun, opinion ko lang. Kumbaga parang sa akin, sobrang ang bigat din sa akin kasi tuwing nagva-vlog si Sir Key Talents ng mga content niya, parang feeling ko may binibit-bit siyang problema, parang meron siyang daladalang problema na one time nga na ano ko nga yung isang content nila, yung vlog nila na nagpa-prank ulit sila, parang pag tinignan mo Sir Key, masaya siya pero parang may bit-bit ng problema. Yun nga, ang sa akin lang naman eh, sana, Sir Kit, huwag ka na magpa-apekto kasi andito naman yung mga solid kasatsat. Hindi ka namin iiwan. Hindi ka namin pababayaan. So, lahat ng mga problema is may solusyon. So, nandyan lang si Lord para sa'yo, para gabayan ka. At lagi kang kasama sa prayer ko. So, maraming salamat kasi nga nabigyan mo ako ng saya, na-depress ako, pero ikaw lang yung talagang totally. Kahit hindi ko nakakausap, basta mapanood ko lang, parang naglilihi na nga ako eh, ganun. Parang ganun, parang sana huwag ka nang malungkot. Sana tuloy mo pa rin yung mga magagandang ginagawa mo sa vlogs mo. Tapos, sobrang humanga pa ako sa iyo. Sobrang humanga pa nga ako kay Sir Kit dahil na kay Master, dahil nagbigay siya ng tulong kung saan siya nang galing sa Santiago, mga relief goods doon. Tapos ang nakakabilib pa doon eh hinamo at inaccept niya yung challenge ni Marcos, Sir Leo Marcos, na mayaman challenge. Tsaka si inaccept din niya yung kay Makagago nga na mayaman challenge. Kumbaga, isipin natin guys, mga kasatsat, huwag natin bibitawan Sir Kit. Bakit? Kasi sobrang dami niyang natulungan. Aminin mo, basher, eto lang sasabihin ko sa inyo, sa mga basher ni Sir Kit,
wala na kayong pakialam kasi buhay niya yun. Huwag niyo nang, sa akin, huwag niyo nang pakialaman. Kasi hindi niyo kami matatalo. Ilang milyon kami humahanga kay Sir Kit. Ilang taon. Kilalang kilalang namin ka, even hindi pa namin sila nakikita in person. Si Mang Bena, si Lakiomi. Pero yung samahan ng pamilya nila, huwag na kayong gumawa ng ikakasira pa nila kasi hindi nyo siya masisira. Hindi nyo sila masisira. Kasi yung family nila, stay together talaga. Sa inyong mga basher, awayin nyo kami. Pag nagsama-sama kami mga solid kasatsat, sinasabi ko sa inyo, wala kayong pupuntahan. Kumbaga, wasak yung tori nyo sa MA. Hindi nyo kami malalabanan. At eto pa, ang kakapal din ng mga mukha ninyo na tapak-tapakan yung pagkatao, halos lahat dinamay nyo na, pati si Kiyomi na baby, na bata, na walang alam, dinamay nyo na. Kaya yung mga basyo, nanonood din naman kayo, di ba? Aminin nyo yan. Nanonood din kayo. Napapasaya din kayo. Pumahalakhak din kayo. Ikaw pa nga basher, di ba? Gusto mo pa ang gayahin yung content ni Sir Kit eh. Alam mo maganda mong gawin, manahimik ka na lang. Huwag ka na lang magdaldal, huwag ka na lang maglagay sa social media, huwag ka na gumamit ng fake account, huwag ka na gumamit ng kung ano-anong tao para siraan sila kasi ang Lord, ginagabayan sila. Hindi ako Diyos, pinagpipray ko sila, lahat kami, team kasatsat, ina-acknowledge ko na kiniklaim ko na kasatsat na rin ako kasi hindi ko siya iniwan. So, ganun kami, kamahal namin sa circuit. Solid na solid kami. Sana kung wala kayong magandang masasabi, wala kayong magandang magagawa, huwag nyo nang ipilit yung gusto nyo. Kasi, first of all, baka bumalik sa inyo yung karma. Baka bumalik sa inyo. Baka mamaya, one time, bigla na lang kayong magulat na, oh my God, may karma na ako. Kasi, sobrang ang hirap sa pakiramdam na yung idol namin ay ginagago ninyo, tinatapak-tapakan nyo, ginagawa nyo ng sariling istorya, ginagawa nyo ng sariling mga pamahiin sa kanya, kung anong mga dapat nyo gawin. Bakit? Sa tingin nyo ba, pag nagawa nyo siyang siraan, sasaya na kayo? Hindi. Sabi nga nila, di ba, mas okay na nilalait ka kaysa ikaw yung lalaitin. Kaya tignan mo si Sir Kit Talents, down to earth siya. Kasi alam niya kung ano yung katotohanan. Sana sa mga walang magagawa, walang nagagawa dyan, wag na. Kasi kawawa naman din si Sir Kit eh. Napasaya ka rin niya. Napasaya ka niya. Napaiya ka rin niya minsan. Dahil sa mga yaya nga, naamo siya, pero ang turing niya sa mga yaya niya, hindi yaya, ate, kamag-anak. So, diba, meron nga dyan mga amo ng Google Pay, ng gagago, diba? Actually, sobrang, ano kaya, yung intro ko sobrang lungkot kasi nung nababasa ko talaga siya, nung nakikita ko siya sa screen ko sa YouTube, parang kasing ano eh, parang paano kung tayo yung nasa position ni Sir Kit? At pilit niyang pinupush yung sarili niya, nililinis niya yung pangalan niya, nililinis niya yung sarili niya. Pero ikaw, di ka naniniwala sa kanya. Di ka namin paniwalaan, sige, sa mga bashers. Di ba masakit? Bakit kasi nagagawa pa natin na nagagawa niyo pa ng mga bashers na magalit sa kanya? Nanonood din naman kayo. Alam niyo rin naman mga vlogs niya. Diba? Alam niyo rin yung mga content niya. Tsaka pinag-isipan niyo yung content niya, hindi siya lalago na ganun. Kung hindi rin dahil sa kanya at sa tiyaga niya. Kaya kayo mga bashers, wag na kayong umasa na sirain pa. Lalam nyo, ang maganda nyo na lang gawin.
huwag yun na lang siyang panoorin. Kasi alam niyo kung bakit? Ilan lang kayong bashers? Sabihin na natin, hundreds, thousands, pero ilang kami solid kasatsat? Millions. Million-million kami. At saka sa mga nakikisaw-saw, ito lang kasabihin ko sa inyo. Para kayong suka, kahit para kayong mga sausawan na nakikisaw-saw, na hindi nyo naman alam yung mga istorya, hindi nyo naman alam kung ano yung punot dulo. Ako sa totoo lang ha, lesson learned sa akin. Nung una, nag-iba na ako kay Sir Kit. Umayaw din ako. Pero na-realize ko na isummarize ko muna yung buong story. Kasi yung iba, ako sorry Sir Kita, kasi nga, yun yung naramdaman ko before dahil na siyempre idol kita. Idol kita, tapos parang ang sa akin kasi is bakit nagkaganon. Pero na-realize ko na naaral ko siya. Ilang, actually, ngayon ko lang ginawa to kasi nga talagang porsilido na ako. Nasabihin lahat. Yung iba kasi nangingialam. Hindi niya pa alam yung story. Hindi niya pa alam yung buo. Sige nga, sa ibong aday na, basahin mo lang pinakaumpisa. Pero diba sa loob ng linggo na yon, meron pang ibang istorya. At yun yung totoo. Summarize mo muna, huwag kayong tamad. Huwag kayong tamad magbasa. Huwag kayong magtamad na magbash na lang kayo na magbash. Kasi sipag nyo mambash. Pero ang tamad nyo magbasa. Hindi nyo pa, makita nyo lang sa comment na ganito, ganito, ganyan. Kung ano-ano na agad sasabihin nyo. Huwag ganun. Kasi hindi kayo pagpapalain. Ako hindi ako perfectong tao. Sabi ko nga kanina, nagkaganon din ako kay Sir Kit. Pero, dahil na naging inspiration ko siya, pinush ko. Kahit, alam niyo kasi, kung ako nasa kalagayan ni Sir Kit, durog na durog siya. Hindi lang siya. Buong pamilya niya, si Mang Bena, si Kiyomi, lalo na si Kiyomi mas maapektuhan. Kasi nadamay na rin yung bata. Sobrang sakit sa akin na siguro sa aming mga kasatsan dahil idol namin siya eh. Huwag nyo nang gawaan ng istorya, please, para awa nyo. Kasi, pansinin nyo ah, bash kayo ng bash. Pero siya, hindi niya kayong magawa na siraan kasi hindi niya kayo pag-aaksayahan ng panahon. Sino ba kayo? Diba? Basher lang kayo eh. Actually, hindi naman talaga lahat 100% papanig sa kanya. Wala kami pakailan. Kung meron man siya na may ayaw sa kanya. Basta kami, gusto namin siya. So, wala namin pakailan ito. Sa mga bashers lang kayo, fan kami. So, mas naniniwala kami sa idol namin kaysa sa pinaniniwalaan ninyo. Kaysa sa mga kung ano-ano sinasabi nyo. Diba? Sana lang wag dumating yung point na sa inyo mangyari na hindi kayo paniwalaan na lahat ng mga sinasabi nyo bumalik sa inyo. Ito lang sinasabi ko sa inyo. Magdasal na lang siguro kayo yung once time na mangyari yun. Kasi ilang beses ni minsan may times pa na wala kayong karapatan mag-comment doon sa video niya kung hindi kami lang solid kasatsat. Or yung mga newbies. Pero kung yung mga bashers, no, wala kayong karapatan. Kasi hindi lang sa inyo yun. Gumawa kayo ng group nyo, mag-bash kayo ng mag-bash. E di ba ba't hindi namin kayo? Basta huwag nyo lang talagang inaano ang idol namin kasi keep talents is keep talents. Tandaan nyo yan. Kasatsat, solid kasatsat. Although, siguro may mga kasatsat sa amin na nung una,
nawala ng tiwala. Pero ito pa rin kami, binangon namin. Kasi alam naman namin walang katotohanan. Wala namang katotohanan. Kaya sa akin lang, for me is parang awa nyo na kami ng mga kasatsat fan, diehard fan, diehard fan, circuit talents na iwasan nyo na huwag na tama na yung pagbabash nyo. Kasi kawawa na yung tao. Pero well, wala namang kang magagawa kung ayaw nyo. Kung ayaw nyo, sino ba namang ako para tigil lang kayo? Go lang. Ayaw nyo nun, nakikilala lang yung pangalan niya. Nakikilala yung kasatsal. Diba? Sana lang, wag lang sanang mangyari sa inyo kung ano yung ginawa sa idol namin. Yun lang. So, para kay circuit, idol, sana one time makita kita. Kasi, ewan ko pa parang ang turing ko sa'yo ay kapamilya na rin. Siguro nga dahil ikaw yung naging inspirasyon ko. Ikaw yung nagpatawa sa akin, yung nag-depress ako. Sana huwag ka mawala ng pag-asa. I-heal din yung puso mo ni Lord. At saka sa lahat ng mga nambaba siya, Lord. Andito kami mga pinkasatsa. Hindi ka namin iiwan. Susuportahan ka pa rin namin sa lahat ng laban. Paglalabang ka namin. Wala kami pakialam sa mga bashers. Bashers lang kayo. Solid nga kami, di ba? Pag nagsama-sama kami, halo kayo. So, yun lang, circuit. Mahal na mahal kita. So, mahal na mahal kayo ng pamilya namin. Huwag ka mawala na pag-asa. Sana tuloy-tuloy pa rin yung mga pagtulong mo sa mga pagbigay ng reviews, lalo na ngayong quarantine. Sana huwag kang bumigay. Matapang ka. Lang sana, I hope na bumalik yung lakas mo, yung sigla mo. Dito lang kami. Hindi ka namin pababayaan. Supportan ka namin. Tsaka sila Mang Bena, sila Yaya Ina, yan, lahat ng mga mates mo, tsaka si Kiyomi. So, balik mo na circuit yung tawa mo dati. Yan ang sarasayan. Yun lang, maraming salamat sa'yo dahil isa ka sa mahalaga sa akin at idol ko sa idol. Yun lang, circuit. Thank you very much. At sa akin, sa mga kaibigan ko, ayan, kilala na rin nila ikaw. Yun lang, sana marami ka pang matulungan at marami kang ma-accept na challenge na mga mayaman challenge. Ayun, saludo ako sa iyo, Suki. Thank you very, very much. And hindi ko pababayaan na i-let go kita. Kahit anong mangyari. Tandaan mo yan, sir. Thank you very much.